Sorry, were you born a second ago? A few seconds ago? Pasensya na po, sir. Aminado po kami doon sa pagkukulang na talagang masusing mabantayan yung pagmamonitor doon sa mga lugar na medyo delikado. Kahit po sa loob ng DMW, ito po ay aming pinag-usapan. Sorry, ma'am. Kasi parang pakitan tao ulit yung ginagawa nyo. Parang nakikiramay kami, sige, magpapadala kami ng fact-finding committee, etc. You should have done this long time ago. Yung una nyo sanang ginawa, dahil paulit-ulit na lang sinasabi ko, sa inyong lahat, na-interview ko si Mr. Arnel Ignacio Nooa, si Yusa Kaktak. Opo. And sa radio program ko, monitoring, monitoring, monitoring. Para kung silang plaka, then, ngayon nyo pala sasabihin na mag-imbestiga kayo on the ground para alamin kung ano yung monitoring system in place. That's BS. Pasensya na po, sir. Hindi naman po ito pagpapakitang tao. Actually po, nung January po, si Admin Arnel at saka si Yusek Hans, nagpunta na rin po sila ng Kuwait. Well, then kung nagpunta na po sila sa Kuwait at nag-imbestiga na sila, bakit magpapadal pa ulit ng fact-finding committee? Hindi na po. Kailangan action agad. Kasi pumunta na yung dalawa, si Mr. Ignacio, si Mr. Kakdak. So, yung naging resulta ng kanilang pagpunta, I'm sure kinausap na sila ni Secretary Toots, and then doon pala agad nakapag-formulate na kayo ng mga policies in regards to how to put a monitoring system in place that will be effective para sa kabutihan ng ating mga OFWs. Yes, Mr. Chair. Tama po kayo, meron na monitoring system in place. At alam ko po yung kasaysayan, Chair, na kayo ay talagang nagtutulak na magkaroon ng epektibong monitoring system. Meron pong monitoring system in place. Meron tayong database kung saan maghahayag ng quarterly reports ang mga agencies. At isa nga po ito na kakulangan nung ahensya ni Jollibee na iniimbestigahan at nabigyan na ng parusa ni Yusek Bernard Olalia. But meron pong ongoing system in place. Ang kailangan lang po... Ano po yung system in place? Meron pong repertorial system, Mr. Chair, like? Every quarter, ang agencies. At pumapasok po yung report na yon. Every quarter? Yes po. Do you know how many months ang isang quarter? Under the rules. Kaya nga, do you know how many months in a quarter? Yes po. Three months. Three months. Sa loob ng 3 months na yun, marami na po pwede mangyari. Dapat less than a quarter of a year. Dapat, kung akong tatanungin, weekly. Or at least man lang twice a month. Or at the most, once a month. Opo. Monitoring. Tatawagan nyo ating mga OFWs. Dalawa. Opo. Kukumustahin. Bakit hindi kayang gawin ng mga FRA? Kasi marami mga peking FRA dyan. Na mga dummies. Bakit hindi kayang gawin? Kasi napakarami ng mga OFWs na deploy ang isang recruitment agency by the thousands at tatlo at apat lang yung kanyang mga tao na sumasagot sa telepono. That's why, ang i-monitor nyo dapat, sir, from the very start, yung mga fake na mga recruitment agencies, yung mga hausyaw kung tawagin, yung mga dummies. Yun dapat ang i-monitor nyo. Yung pong mga recruitment agencies. At kung sino, I'm sorry again, sa inyo dyan, sa DMW, ang nagmamayari ng recruitment agency o kamag-anak. May kamag-anak na nagmamayari ng recruitment agency o nagmamayari ng ticketing office na kung saan bumibili yung mga recruitment agency. Siguro po, imbestigahan nyo yun. Alamin nyo kung sino. At kung sino man yun, then conflict of interest yun. Okay, sir? Yes, yes, definitely, Chair. Mataas po sa agenda ng Department of Migrant Workers ni Secretary Toots Ople ang anti-corruption drive po natin. And you can be assured, Chair, na kasama po ito sa agenda ng anti-corruption drive. At in fact, isa po ito sa posibleng... I'm not saying na corrupt yung posible may nang meron dyan sa inyo nagmamayari ng recruitment agency o ticketing office na binibila ng ticket na mga OFWs papuntang Kuwait. I'm not saying that person's corrupt. What I'm saying, conflict of interest. Okay? Yes, yes, Mr. Chair. So kung conflict of interest, dapat wala siya sa kanyang pwesto, kung sino man siya.
I'm not pointing to anybody. I'm just assuming na baka meron. Pwede rin wala, pwede rin meron. Tama? Bahagi po yun, Chair. May existing prohibition po up to the fourth degree of consanguinity. Okay. Hindi sorry, po pwede before mag-i-ari. I proceed, I would like to acknowledge a very good friend at pinaka the best majo, si Senator Joel Villanueva. Okay. Titingnan po namin ito, sir. Thank you, Mr. Chairman. Just plan to support your hearing and congratulate you for calling this immediately in lieu of the privileged speech of our dear colleague, Senator Jinggoy. Thank you again. Okay. Yusek? Salamat po, Mr. Chair. Doon po sa nabanggit ninyo na proactive na ginawa po ng DMW, nais ko lang pong ibahagi na isa po sa ginawang measures ng DMW ay yung mandatory appointment ng welfare desk officer o WEDO sa lahat po ng PRAs o private recruitment agencies at yung FRAs po natin o foreign recruitment agencies po. Dati po kasi wala po yan, Mr. Chair, no? Pero dahil meron tayong tinatawag na agency hire, yung responsibility to monitor ay nakasaalang sa ating mga PRAs. Okay, kailan pa po itong welfare desk officer? Pagkaupo po itinaga ni Secretary Toots po. Yan po ang aming ginawa at ibabahagi din po namin yan sa gagawin po naming first ever DMW. Okay, ano po yung trabaho ng welfare desk officer? Yung welfare desk officer, sir, paki-shortcut lang. Ang primary purpose niya po ay to monitor yung condition at saka yung significant event ng bawat OFW. Ibig sabihin, kahit hindi po lumagpas ng tatlo o isang linggo, pag merong significant event, katulad ng hindi pagpapasweldo, pag-aabuso, pagkakarip, pag-delay ng sweldo. Ilan pong welfare desk officer ang nakatalaga ngayon sa Kuwait? Bawat isang PRA po, ang minungkahi po namin for every 100 deployed OFWs, isa pong WEDO. So ilan po nga? I want numbers. Ilan pong welfare desk officer? Ganito po yan. Inumpisa na po namin sa KSA. No, sir. Sa Kuwait lang po. Let's talk about Kuwait. Mga high-risk countries. Kung meron pong 400 PRAs, mga 400 po na PRA, WEDO, appointed desk officer. So meron tayong 400 welfare desk officer ngayon nagkala sa Kuwait na naka-base sa mga FRA offices? Yes po. 400? Yes po. Kapag sila rin ay nagde-deploy sa KSA. Nasaan po yung 400 ngayon? Bakit hindi po naramdaman ng mga OFWs natin? Because even while we speak, meron pong pumapasok sa social media page ko na mga OFWs na susumbong dahil sila sinasaktan. Na paulit-ulit na rin po sila susumbong sa mga kinakulan at hindi sila pinakakinggan. Nagsusumbong sila sa kanilang agency, sa kanilang mga relatives dito sa Pilipinas, pinaparating na yung sumbong dahil sa FRA doon, hindi rin sila pinakikinggan. Sumbong sila doon sa embahada, wala rin sumasagot sa telepono hanggang magsumbong sila sa kamag-anak dito. So nasaan yung 400 ng mga welfare desk officers? Mali po yung pag hindi po sila umaaksyon, Mr. Chair. No? Kaya nga po kami, nag-i-impose immediately ng preventive sanction. Okay. Sa mga PRAs po natin na hindi po sumusunod doon sa ipinag-uutos ng ating departamento para po i-continuously monitor po yung kalagayan ng ating OFWs. Kaya mayat-maya po talaga, may suspendido, may documentary suspended na suspension na in-order po si Yusek Hans dahil po sa hindi pagsunod ng mga PRAs po, Mr. Chair. Okay. Isa na lang po, Senator Jinggoy. Si Attorney David Castillon, anong pangalan po ng agency na inyo pong nirepresent? Attorney Castillo. Mr. Chair, Catalyst International Manpower Services. Mr. Catalyst. Chair. Sino nakakilala sa Catalyst? Mr. Chair, the President, Mr. Chair, is present. Okay. President Rachel Mayrucas. Sino sa inyo rito present sa team, from DMW nakakilala sa Catalyst? Kung sino itong agency na ito? Ano po itong agency na ito? Ako pa alam ko, pero gusto kong manggaling sa inyo. Ang Catalyst po, Mr. Chair, ay isang PRA o Private Recruitment Agency na siya pong nag-deploy kay OFW Jollibee Ranara. Bingo. Noong 2021. Okay. So, I'm sure bago nangyari itong pananakit kay Jollibee, meron na siyang mga ginawang pagkukommunicate sa inyo, sa FRA. Bakit wala po kayong ginawang aksyon yung inyong pong kumpanya? Mr. Chair, allow me to reveal po yung total story dito, yung complete and the truth. No, sir. Nung mga nakaraan, I'm sorry, I thought nung una, ikaw talaga ay representative ng mga OFWs. Yung pala, ngayon ko lang nalaman, representative ka
ng isang recruitment agency. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy lang. Magpaligoy-ligoy na. Yes, Your Honor. To the point. Sir, pakisagot lang. Yes. I'm not gonna give you meron, the meron, meron para po. Magpasikat dito at parang lalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you are not. Bayani ka sa recruitment agency na represent mo. Yes, Your Honor. Mga communication po, meron naman po yung sa monitoring. We have actually one conversation pagka minomonitor namin, may reply po si Ranaran. At ang sabi niya naman, yung kanyang employer, wala naman po siyang traces na sinaktan siya or merong hostile working environment. And as a matter of fact, tinicheck din po namin yung mga TikTok, yung mga Facebook kasi tinitingnan namin kung any post po ba na nangihingi po siya. No, sir. Wrong. I'm sorry to interrupt. No, sir. Yes, Your Honor. No, sir. Alam mo, ganito yan eh. Ang isang victim, okay, even before she becomes a victim, meron ang pahiwatig yung predator. Okay? Meron dyan una, pahipo-hipo lang. Doon pa lang yung OFWs natin, I'm sure they would have she would have contacted you already. Meron na yung sinasaktan na siya, kinikwelyuhan na siya, or minumura na siya. Doon pa lang yung OFW should have communicated that to you. Or it should be the other way around. Nagtatanong kayo sa kanya, I'm sure sinasabi niya. Kung marunong lang kayo magtanong, o baka nagsisinungaling ka. Kasi kung tinanong mo, kumusta ka dyan, ano ang treatment sa iyo ng mga amo mo, anong kalagayan mo dyan, I'm sure Jollibee would have said to you na, oo nga, itong anak ng amo, salbahe ito, si amo mabait, pero itong anak ng amo, salbahe, bakit? O sige, usap tayo. Di ba? Pero hindi niyo ginawa. Yes, Your Honor. Yung official report talaga sa amin, there is a relationship po talaga. That was reported. Meron po silang relasyon. Kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. And yung mayroon na po itong investigation and even the cellphone po ni Ranara, nandun na po yan. What proof do you have? It was para sabihin na there's a relationship. Kasi pangit ito, nagsasalita ka, patay na yung tao. She can no longer defend herself. Yes, Mr. Chair. So, give me proof na meron siyang relationship dito sa Mr. Chair, the information that we get, ito yung aming foreign agency, maagap pong nag-report doon sa ating Philippine Overseas Labor Office. Okay, sige. Po ng report. So, nagsabit ng report. Yes, na Your Honor. So, anong ginawaan nyo na malaman nyo na meron, halimbawa na lang. Okay. Granting na talagang totoo ang pinagsasabi mo at hindi ka nagsinungaling. Yes, Your Honor. You're not lying to your teeth. Yes, okay. Mr. Chair. Ganun nga talang nangyari. So, bakit wala kayong ginawang hakbang na alam nyo naman bawal ang isang OFW makipag-relationship sa kanyang amo? You should have done something. But you did not, right? Mr. Chair, tinago po ito sa amin, nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, ang you point... You mean after the fact? Yes, Your Honor, kasi sa amin po... Then that's BS. After the fact, yung nalaman na may relationship, sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong... Sa embassy po, after na namatay po siya. Kasi, siyempre, tinanong no, po yung... No, kaya nga eh. Mr. Chair, kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya. Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa position paper namin. Yung pong investigation na sinabit po officially sa Polo. Just a reminder, resource person, we have committee rules here. Yes, sir. You cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Chair. Can I ask you to tone down your voice? Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Yung recently, yung isang OFWs, thank God, nasa magandang kalagayan at sa ni-rescue ng OWAC. Nagti-TikTok lamang po siya. After working hours, nakita nung amo, pinag-initan, sinaktan. Yung pobreng OFW ay nang masaktan pa, tumakas, nahulog sa third floor. Anong masama kung magti-TikTok after office hours at sa loob naman ng kwarto niya at hindi naman niya binabastos yung kultura ng Kuwait? You see? They have to respect our culture and tradition as well. That's why kasama sa suggestion ko, dapat magbuo rin ng Association of Employers
OFW employers and then associations of OFWs. And on a regular basis, nag-uusap-usap sila para malaman agad kung ano yung mga nakikita ng problema na pwedeng solvein right there and then doon sa meeting na yon. And i-disseminate yung information na napag-usapan na para hindi na kailangan pang pumunta sa mga government agencies para planchain yung problema. Hindi po ba? You agree with that, ma'am? We fully agree po with your suggestions as we earlier noted, Mr. Chair. And pahintulutan nyo lang po akong maisara yung dalawang bagay na nabanggit nyo rin kanina sa katanungan ninyo. Unang-una po yung fact-finding kaya nagpunta doon para makita rin po. Sir, very close sa heart ninyo palagi ninyong sinasabi even before we assumed the office. Nabanggit nyo na po ito na paano ba talaga palalakasin yung monitoring mechanisms. So ito po yung isang bagay na we also want to have a concrete grasp of. Kasi pinag-uusapan po natin palagi, pero sa realidad po, pagkausap na rin natin yung mga tao natin sa MWO, sinasabi rin po nila yung mga concrete situation. So gusto po nating makuha talaga po yung paano yung sistema na palakasin pa yung monitoring. Pangalawa, sir, makakaasa po kayo na yung team po ni Secretary Tuts Ople, wala ho kaming kinikilingan o pinoproteksyonan ng mga recruitment agencies. Patas po ang pagtingin sa polisiya at lahat po ng mga aksyon namin ay wala ho kaming itinatagong anumang kalokohan dito. Okay. Maraming salamat po. Okay, ma'am, sagot ko yan din later on si Senator Jinggoy. Ngayon pa lamang, bago ako magsalita, hingi ako ng pasensya sa'yo. I'm sorry. Pero, pinapatawa mo ako. At the same time, ako po'y nagagalit. Dahil sinabi nyo, kayo po ay nagpadala ng fact-finding committee para mag-investigate kung tama ba yung nangyayaring monitoring sa ating mga OFWs, right? Kayo po ay reactive, not proactive. Dapat on the first day na you assume office, nag-imbestiga na kayo or even before you assume office. You should have done this before it happened. Ang nangyari, kapag minamatay o minabuso, saka pa lang kayo mag-imbestiga. Damn. Diba? Kasi yung fact-finding committee na yan tungkol sa monitoring, and I've been saying this on my radio program again and again and again and again for decades, two decades, monitoring, parang silang plaka ako. So alam niyo yung problema. And then, nakita kami ni Secretary Tuts Ople. Pumunta siya sa office ko, nag-courtesy call siya. Yung the day na she assumed office. Sinabi ko, ma'am, monitoring. Yes. Ilan na mga hearing, consultative meetings, monitoring. And ngayon pa lang siya magpapadala ng fact-finding committee para mag-imbestiga tungkol sa sistema ng monitoring, if it is working or not. Now, come on, ma'am. Baka pati ako mapaiyak sa'yo. Tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes. Psychology is the study of human behavior. Yes po. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, eh dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo, ng inyong mga workers, na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand. You should have caught that, na ito pala yung mga ugali ng mga Arabo na pinapadala natin OFW, then come up with a policy. A psychologist ka, di ba? Yes, I understand po, Your Honor. But the problem is not regarding with the employer. The perpetrator is the son of the owner po. No, hindi lang dito, kundi maging sa mga iba pang mga kaso. O sige, sa son. Yes. Kaya nga, dapat, psychologist ka, dapat, inirecommend mo noon pa na isilalim sa isang neuropsychiatric exam. Kasi psychologist ka, di ba? Yes po. Dapat nanggaling to sa iyo, hindi sa isang tulad ko na hindi ako psychologist. Dapat nanggaling sa iyo na dapat isa ilalim, dahil paulit-ulit na lang pala nagkakaroon ng kaso, pagmamaltrato, itong mga amo ng aking mga worker, isa ilalim natin silang lahat next time sa isang neuropsychiatric exam. You didn't do that. So, I definitely understand where you're coming from, Your Honor, but I think neuro exam, halimbawa yung neuro exam is administered by a psychiatrist. Tanggalin mo na yung face mask mo para makita yung kagandahan. Hindi ikaw, ibig sabihin, isasuggest mo para gawin ng mga employer doon sa Kuwait at magsasubmit sila ng
dokumento na ipasa nila niyo sa Catholic exam, you would suggest not you doing it. I didn't say na you'll do it. Well, anyway, saan po kayo graduate, ma'am? I had my Mindanao State University, okay, Leon Institute of Technology, and I had my master's in De La Salle University as well, Manila. De La Salle, Manila. Yes. Very good. Good schools. Ha? Huh? Kaya ka pala naka-green. Kaya ka pala magaling mag-English. Ako, Tagalog lang. Pasensya na. Pero huwag ka na umiyak, ha? Baka mamaya pati kami mapayak dito. Kasi natatakot ako. It's my first time po na maganito. Kasi di naman po ako ang violator, Your Honor. In a way, violate, kayo po ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya ang sabi ko, ako masusunod, dapat kayo po ay, sorry mama, kayo po ay dapat makulong. Dahil marami na pong violation pala ang inyong agency. At sabi nyo, pito? Pito. So, cases po. Kaya nga, so paulit-ulit ng pito sana, hindi na umabot pito sana, doon pa lang sa pangalawa, na-stop na. So, bakit naging pito? Naging pabaya kayo. Kasi po, naging pabaya, hindi pa dumami yun. Your Honor, kasi po minsan, yung pag-update is, doon po minsan is ma-pending. Pending yung updates, but we already addressed the concern. No. Ito from experience, ano? Ilan taong ka? 42 years old po. 40. So, 20 years old ka pa lang siguro? O baka teenager ka pa lang, ako'y nasa public service na tumutulong sa mga FWs. Ang problema ay yung tinatawag kong monitoring. Yung tinatawagan yung mga FWs, tinatanong, kumusta ka na dyan? Anong kalagayan mo? Yun lang yun eh. Minomonitor. Kasi kung meron kayong proper monitoring system, hindi mangyayari mapigilan o mabawasan yung pang-abuso at yung mga FWs. Your Honor, let me upon checking po the yung kasi I also work as a counselor for rape victims, for stowed away women. That's my first job as well as clinical counselor. Yes, that was also as well as one of my charities right now, kasi I want to help also yung sa mga kababaihan po. Kasi I'm also a mother. Ma'am, I'm not questioning your credentials. Okay, impeccable yung credentials mo as far as I'm concerned basta mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is, sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should put it in action. Hindi puro salita lang. Diba? Dapat, yung monitoring, very important yun. Diba? Lalo pat pitong beses na pala kayo nakasuhan. Hindi nyo sa pinarating sa pito at nagawa nyo ng paraan na ma-address yung issue, kung ano yung common issue, bakit nagkakaso ang isang OFW laban sa kanilang mga employer, laban sa inyo. I'll tell you, kadalasan na problema ng OFWs, and Yusi Kakdak can attest to this, and Mr. Arnel Ignacio, dahil sila yung palagong takbuhan. Tatawag ang OFW sa FRA. FRA, walang sasagot. Kung minsan sabihin pa, magtiis-tiis ka. Pumunta ka dito para magtrabaho. Magtiis ka. So yan. Pangalawa, gumagawa ko ng istorya, pwede ba naman gagawin ng amo mo yun? Ang bait-bait ng amo mo? Dalawa na yun. Pangatlo, babagsakan ng telepono. Ay, busy kami. Mamaya ka lang tumawag. Babagsak. Anong gagawin ng OFW? After na hindi nyo kinausap, tatawag sa Polo, tatawag ngayon sa recruitment agency local, and then tatawag sa relatives. Marami sa inyo mga FRA, sa mga FRA counterpart nyo, FRA ka di ba? Dito ka sa domestic. Marami sa FRA. PRA po. PRA, okay. Marami sa FRA at saka PRA, magkaisa lang may-ari. Damis nga. Kaya sabi ko maglinis. Believe me, believe you. Ang dami dyan mga damis. Kaya nga kanina, kung mali ako, then I stand corrected. Sa aking palagay, akala ko kanina, ikaw ay dami. No, I'm not. Okay. Then if you're not, okay, as you say so. Your Honor, let me talk po. Actually, together with the DMW, they had done their best as well. Regarding the monitoring as well, yun nga lang is, we cannot make it perfectly po yung system. Ma'am, you don't have to kiss their ASS, okay? No, I'm not kissing their ASS. Okay, ma'am.
sabi mo lang yung mga tanong ko. Sabi mo lang yung mga kamalian ninyo na iko-correct mo. Yun ang pag-usapan natin. Huwag mo na silang kampihan pa para sila ay maging lenient to you. No, I'm not, ano po. I'm just, okay. Ano so, po. Yung anyway, ikaw po ay nakansila na. So nakansila na DMW yung lisensya. So ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever, ever again ng lisensya. Can you see to it, DMW? Never, ever again na mabigyan siya ng license to operate. Yes po, Mr. Chair. In fact, yung mga nauna po, yung kay OFW de Mafilis, OFW Villaviende, kansilado na rin po yun hanggang ngayon, hindi po nakapagawa. And you better watch out na baka mamaya gagamit siya ng dami. You better watch out. You have to screen, you have to vet thoroughly yung mga aplikante para masiguro na hindi ito mga dating violators at nagpalit lang ng pangalan na gumamit na ibang tao. So you have to make sure. And again, gusto ko yung data ng mga nakasuhan at kung meron kayong nakulong. At tingnan nyo rin yung mga incorporators ng agency, recruitment agency. Yes, dahil tingnan nyo kung meron silang kapasidad na magtayo ng recruitment agency. Actually, Mr. Senator, pag po na-cancel ang isang agency, yung pong lahat ng officers, lahat ng board of directors, nasa derogatory list po yon. And they are disqualified to forever become a future director or an officer of any recruitment agency. Sigurado po yon.